Oh, ito naman. Ah, ito maganda tong tanong ni si Lady 18. Ang tanong niya, "Hi Doc Vic, totoo po ba na nakatutulong sa katawan ang Ashitaba para labanan ang cancer cells?" Thank you sa si Lady 18 sa iyong magandang katanungan. Gusto ko malaman niyo na ang power ng Ashitaba nanggagaling doon sa kanyang sap o yung kanyang dagta. Pero kakaiba, ang dagta niya kulay dilaw. Itong kulay dilaw na dagta na ito naglalaman ng dalawang chalcones na lumalaban o pumapatay sa mga cancer cells. Ito yung 4-hydroxydericin at saka po ito yung santong angelol. Panoorin natin itong video kung saan pinakikita ang pagdami ng liver cancer cells at yung effects ng chalcones ng Ashitaba. Pansinin ninyo, ganito dumadami ang cancer cells. Compared sa normal na ang pag-divide ng cells o yung tinatawag na mitosis, ang cancer cells ay walang control sa pagdami. Ngayon, hinaluan ang mga cancer cells ng sangkap ng chalcone na ang tawag ay Santo Angelol, na galing sa Ashitaba at pagmasdan ang epekto nito sa liver cancer cells. Ito naman yung epekto ng isa pang sangkap mula sa chalcone na ang tawag ay 4-hydroxydericin na mula din sa Ashitaba. Pansinin nyo ang mabilis na epekto nito sa cancer cells. O ano, sa si Lady 18, okay ba sa'yo yung paliwanag ko sa iyo? So ngayon, alam na natin na ang Ashitaba ay magandang naidudulot sa ating katawan. Kaya mag-take ka na Ashitaba. Magpalakas ka. Meet tayo ha. Ayan. Mukhang marami tayong tweets sa araw na ito ah. That's good. O ito. Maganda tong tanong to. Mr. Wilson, makinig ka. Maganda tong tanong to. Mula kay I am Felipe Yong. Totoo po ba, Doc Vic, na kapag pinutol mo yung sanga ng halaman ng Ashitaba, ito ay tutubo ulit kinabukasan? Ba, maganda yan, Mr. Wilson. Kapag may pinutol na isang bahagi ng katawan mo, tutubo ulit kinabukasan, di ba? Okay yan. Totoo po yon. Ang Ashitaba, tinawag po siyang tomorrow's leaf. Bakit po siya binansagang tomorrow's leaf? Yung pong Ashita meaning tomorrow, yung ba meaning leaf. So Ashitaba. Kasi po na-discover ng mga scientist, kapag pumutol ka ng isang sanga o ng isang dahon mula sa Ashitaba, kinabukasan may tubo na po uli. Kaya po siya tinawag na tomorrow's leaf. Oh, ito naman, mula kay Charles 15. Doc Vic, saan po nakabibili ng halaman ng Ashitaba at papaano po ito kinakain para makuha ang sustansya nito? Sa Japan nag-originate ang Ashitaba. Pwede naman tayo magtanim. Kaya lang Charles, pupunta ka pa sa Japan. Ang hirap kumuha ng visa doon. Si Mr. Wilson, kaya nagkaganyan yan. 10 beses na na-deny ang visa niyan. Kaya ganyan. Pero kung gusto niyo makuha yung mga benepisyo mula sa chalcone sa Ashitaba, mayroong ginagamit na patented extraction process ang Japan Bioscience Laboratory na siyang authority at nangunguna sa pag-aaral ng Ashitaba. Pero fortunately, at magandang balita, hindi na natin kailangan magtanim ng Ashitaba, hindi na natin kailangan pumunta ng Japan dahil mayroong Ashitaba products ang JC na pwede nating makuha 100% ang lahat ng benepisyo ng chalcones gaya ng nasabi ko kanina.